Yun, nasa Valenzuela ako. Bumila akong ibon. Sira. Mamaya, check ko kung maayos. Traffic. Ah, yun. Yo guys, ito yung nabili kong keyboard. 300 pesos. Ano? Rocky mat. Sa plastic pa siya. Hindi ko pa siya na-open. Ito yung keyboard. Medyo malinis pa siya tignan kumpara sa isa kong keyboard. Kompleto pa yung tabs niya. Yung sa akin kasi hindi na. Bali, nangyari ata dito, natapunan siya ng kung ano mang liquid yun. Kasi kapag itatapat mo, ayun, kapag ito dito, sa ano na to, kapag itatapat mo siya, ayun, madami siya na dumi. And tinanggal yung mga switch na siguro na natapunan. And oh, baka yung mga nadolo ko. Kaso kung titignan mo yung switch, yung PCB, na damage dahil sa, akala ko siguro hot swappable, hindi naman pala. Ano, titignan mo ito yung copper tracing, copper tracing yun ng isang lane. Tapos yung dito din, kung titignan naman yung dito, meron pa yung, dito pa yung pins niya. Kung iba naman, na ano na, yung mga problema. Ngayon, sound test sa ano, malalaman mong luma o bago yung keys. Kasi pag bago-bago pa, medyo mas maingay siya kumpara sa luma. Kasi medyo worn out na yung mga pins. Ngayon naman dito naman, kinuha ko na lang yung keycaps mo sa taas kasi hindi ko naman pindot para lang maparinig yung tunog. Sasaksak ko na siya. Yun, bali nakikita nyo pag ganyan. Installing. Ah. Yan. Medyo okay na yung keyboard niya. Kasi ito yung issue niya. Okay, flash. Ito yung issue niya. Naka-hold yung FN key sa may bottom. Alam ko ito yung issue ng unang keymat kasi ito yung first version ng keymat XTLE. Yung pangalawa yung hot swappable, siguro naayos na yung issue about sa PCB. Pero ayun nga, ayun o, lolo ko. Nangyari rin yun sa keyboard ko pero naayos ko naman. Tamang kalikot lang. So ayun yung gagawin ko ngayon dito. Naka-hold na sa FN. Ayan, kapag naman, ayan, ito yung PC ko. Ayan, bali sa notepad, ayan, bagong type ako. Okay naman. Ayun, pag binibindot yung keys, okay naman. Pero pag dito, yan. Ayun. Ngayon, gumagana naman siya, pero
gumagana siya kasi yung mga normal keys niya. Kapag may function keys, hindi siya pinipindot. Tuloy na ito. Pindutin yung 1, 2, 3, 4, 5. Nagpapalit ng ilaw. Pero good sign na at least gumagana siya. Walang problema. Yun, kumuha akong tester para i-check yung mga keys. Okay, nakita nyo naman yung mga board damage. So, bali, itetest ko lang yung iba kung gumagana. Yun, bali, nasa resistance tayo, times 1. Okay naman actually yung mga LED nya. So, bali, testing ko na lang kung mag-register yung key kapag pinindot. I-short mo siya or ipag-connect mo siya. Pag kinonect mo siya, mag-register siya. Ano? You know, pag pinipindot mo. Kaso baka hindi ito gumana kasi putol yun nanditong lane. So, bali ito atagal. Nakikita niyo umiilaw. Ito. 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 Yeah. Bali kapag itatapat siya. Ayun, gumagana siya kasi nipindot ko dito naman. And kapag tinapat siya sa tester, ayun, pag gumagana siya. So, bali ngayon, ang gagawin dito is bubuksan and ayusin yung mga damage. And medyo fresh pa yung switch nyo kasi malinis pa. Yung sa akin, madumi na. Kung titignan nyo, kalawang na lahat ng bolts samantalang ito. Mas malinis pa to. Sadyang natapunan lang kaso hindi niya alam na hindi pala to hot swappable kaya masira. Inugot niya yung switch. Bali, yung mga keys na papalitan yun. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 keys plus. Sama ko na tong 6 dito kasi ay, madami siya. Baka magka-problema rin siya sa future kaya nga. Palitan ko na. Disassembly nito is meron siyang 6 Torx screws and 6 na screw. Lima lang yun nandito. 7 pa lang meron total screws niya. Kulang yung screw. Wala yun dito sa dalawa. Dito. So, bali ayun. Tatanggalin na muna natin. Unahin natin yung Torx. Hindi ko lang anong size na ito. T4 or T5. Ayan. Bili lang kayo ng ganitong set para pang kalas. Medyo pangit yung quality niya pero pwede na. Yung sa may LED. Hindi masyado nakaano yung board. Siguro kasi inalis switch dito, lumubog yung board dun. Makikita natin ang lahat ng kadugyutan ng board.
mali yung pagkakalagay niya kasi dapat hindi naman ganun yun. Hindi rin marunin nag may ari. Pero sa bagay, 300 na yung benta niya. Hindi na rin ako lugi. Kaya kang buksan na ito. Last word na yung screwdriver. And kapag last word na yung tool mo, bumili ka na ng bago. Baka ayaw mag-focus. Ayun. Ayun, nagturog na. Kita nyo, bulak na eh. Pero, mahala. After nun, ayun, matatanggalin mo na siya ng gano'n. Tanggalin mo muna to. Bubuksan nyo yung board. Yung, ito na yung board. Mas malinis sa, kumpara sa board ko. Kung titignan, Bruh! Anong nangyari dito? Bruh! Naalis mo muna to siyempre. Bruh! Na-bend yung board. Bended na yung board. Kaya pala siya ano, hindi naka-flush doon kasi bended yung board. Warp siya. Siguro mo dahil sa maling pagkakalagay dito. Ang sakit sa puso. Pero magagawa naman yan ng mga solution. First na gagawin is aaralin yung pattern. Dito medyo madami. Kung iano dito sa controller. Kung ano yun sa controller, medyo malinis naman. Ayun, titignan yung controller. Medyo may mga parang pangit na pagkakasalter doon. So bali ang gagawin ko dito is yung mga nabaling pins didiretso ko, gagawin ko ng jumper sa diode, then jumper ko na lang and yung mga okay pa naman lilinisin na lang. Buti sa controller niya, walang bad solder. Malinis. Buti sa ibang parts. Kaso balik ko yung ibang capacitor. Sa diode naman, testing ko lang at isa-isa. Putang. Pati pala ito, nadamay niya. Po. Bruh. Ay no. Oh, po. Bruh. Ito pala ito.
Saan na dami? Kaya pala 300 benta nyo. Ito yung sa ano. Masisave pa ata to. Tangina na lang ang cellphone to bulok. Mas malala pa pala yung damage niya. Ito yung sa tracing. Ito. Pati ata ito. Tinry kalikutin. Pero, So, bali ang gagawin muna dito is cleaning, then linisin yung mga solder para pagkakabit. Ito yung mga kailangan nyo gamit. Ayan, soldering pump. Tapos, wick para malinis talaga. Siyempre, lead. Pero ang gagawin muna, lilinisin muna yung board. Then, PowerPoint. Tapos, order ako ng mga parts. Kasi ito, flux. Then, ayan, paintbrush. Alcohol para malinis. Itong fan pala para siya yung higot na fumes. Ayan. Alcohol para mawala yung corona. De joke lang, para malinis. Ito para panghawak. Muna spray mo. Lang basahan. Dadahan-dahanin ko na pala kasi meron mga damage na ano. Aralin ko pa yung pattern niya. Buga muna natin. Namatuyo. Ayun, pagkatapos ko na sa board is tatanggalin ko yung mga tira-tirang solder sa may PCB kasi andun din yung mga naiwang pins. Para pagdating ng order ko is papasok ko yung pintas, solder na lang, di na ako maglilinis. Inabot akong 3 hours dito kasi nahirap na linisin sa kabilang side. Andun din yung mga ibang excess na solder kasi wala na yung pad niya eh. Bale, nangyari, lumulubog yung solder kasi walang makapitan yung lead. Lagyan ko muna siya ng flux din. Ayun, yung mga madadami pinapump ko. Tapos pag yung konti na lang, tsaka ko siya i-wiwick para malinis talaga. Para pagkatapos, ayun na nga lang, kabit na lang. After pala na ito, gamit yung alcohol din, linisin nyo para sa excess flux, para malinis siya. Same lang din kapag kinabit nyo tapos sinolder nyo. Gamit kayo ng alcohol, tapos cotton buds, tapos linisan nyo lang para malinis yung board. Ganito pala mag-alis ng stabilizer. Kuha kayo ng plies, long nose,
or basta clip, i-press lang yung nasa gilid. Then, pagkatapos, i-pull mo siya sa opposite direct kung saan mo siya inipit. So, yun, pwede mo siya matanggal. Dapat pala, tinanggal mo muna yung switch kasi di siya maalis. Ito na yung fix ko sa first problem, which is nasira ko yung LED na numlock, mabent. Yun, ilagyan ko siya isang LED. Nasaksak ko lang kasi wala tulog ng tagahawak ng camera. Mahina eh. Mahina. Mahina ni ilaw niya syempre kasi hindi naman niya naiilaw lahat. Ang konting part lang. Pero pwede na. Scroll lock malakas. Pero pwede na isa. Bro, at least alam mo, naka-on mo naman.